ngayon ulit sa Circuit Makati. Hindi po tayo mamamasyal, guys. Dito po tayo para mag-renew ng aking driver's license. Yes. So, mamaya makikita nyo, guys, yung process ng pag-renew ng aking driver's license. So, okay, guys. Sana nakikita ako nung kumaway ka, diba? Okay. So, nandito tayo ngayon sa Circuit Makati, guys. Oh. Yung other side po yan ng Circuit Makati. Ano bang side po? Basta sa gitna siya eh. Sa gitna ng park siya ng Circuit. Circuit Makati. Saan ba tayo? Pinaka upper level eh. No? Oo, so, malapit level. Sa mga restaurant, no? Yung area na to. So, ito yung pinaka open ground nila. Dito nyo matatagpuan yung mga sanggup sa ilamat, mga yellow cow. Outdoor dining. Yan, mga outdoor dining nila. So maganda rito, guys, presko. Kaya sinabi ni Mami kanina, no, nandito tayo para hindi mamasyal, kundi para mag-renew ng kanyang driver's license. No? After, ilang years na bang expired yung license mo? Uy, months lang. Months lang pala. Ayun, months expired lang. Na siya nung April, guys. Ayan. So, ayun na yung gagawin natin ngayon. Ngayon lang po. Medyo napadaan na kami kanina, guys, sa ano, sa LTO. Medyo konti lang naman yung gunting, no, dito sa Circuit Makati. So, hindi pa siya ganun na popular, no, sa mga ibang mga tao na malapit dito. So, konti lang yung mga nag-renew na kanilang lisensya. Opo, guys, kasi may satellite. Tawag nila doon satellite. Eh. Satellite. Satellite office. Office. Yeah. So, kakapukas lang nila dito sa Circuit Makati. So, ano yun, pinakamalapit na renewal center. Oo. Meron din malapit dito, guys, sa mga ano, bandang dito sa may Pililla. No? Pililla Rizal, Makati. Yung pinaka-main LTO. Pililla Rizal talaga. Ay, Pililla Rizal. Pililla Street, no? So, dito, malapit dito sa Circuit Makati din. Siyempre, doon, mas maraming tao doon. No, kasi district ano ata yun, oh, district office. Oh, district yun office doon. Yun yung pala yung district, oh, office. District office doon. Then renewal center din. So mas maraming tao doon kasi nandoon din pati yung renewal ng ano ng mga sasakyan. No, halos lahat na nandoon. So dito sa Circuit Makati branch, no, so yung satellite office ng LTO. Renewal dito. Lang talaga, no, dito. For renewal lang naman ng driver's license. At yun lang yung kanilang mga pinaprocess dito. So, konti lang naman yung mga applicants sa kanina. At madali na lang, kumbaga mabilis na lang yung process. Mamaya makikita nyo, guys, tabayanan nyo. So, ayun, guys, bago tayo makapag-renew ng ating driver's license, kailangan muna tayong mag-register sa LTMS portal, no? At kapag nakapag-register tayo sa LTMS portal, doon na tayo makakapag-take naman ng CDE online exam, no? Para saan nga ba itong CDE online exam na to? So, ito yung bagong proseso nila para tayo ay makapag-avail or mag-grant dun sa 10-year validity ng driver's license natin, no? Both area professional and non-professional, no, license. So, dati kasi 5 years lang yung validation. So, ngayon naglabas si LTO ng bagong ano nila, process nila ng pag-renew natin na gagawin na nilang 10 years. Pero, kailangan muna na natin maipasa yung CDE exam. So, ngayon, ang gawin natin, search muna natin sa Google yung LTMS portal para mas madali natin hanapin at makapag-register na tayo. So, ito, guys, tingnan ninyo. Ayan, so, search nyo lang LTO portal. So, makikita nyo yung LTMS online portal ng LTO. So, click nyo lang yun, guys. Then, mapupunta na kayo dyan sa kanilang website. Tapos, mag-register lang kayo para makapag-login. So, kapag nakapag-login na kayo, ayan, tandaan nyo lang yung mga credential na details na tinype nyo dyan. Tapos, mapupunta na kayo dun sa mismong GUI ng kanilang website. Tapos makikita nyo sa taas yung e-learning. So sa e-learning, click nyo lang yan. Ayan. Tapos makikita nyo na yung driver's license renewal course.
at yung CDE online validation exam. So click niyo lang yan. Yan. So makikita niyo na din yung details, no? So kailangan at least a 50% at per 13 correct answers up of 25 questions, no? Mula tong time limit. Yan. So dito guys, may time ka, no? At home at walang masyadong pressure, no? So talagang madali lang kung tutusin. Tapos pwede kayo mamili kung English or Tagalog yung exam na gagawin o sasagutan ninyo, no? Siyempre yung pipiliin natin is Filipino o Tagalog. Yan. Click nyo lang yan, tapos makikita nyo na yung unang tanong. Yan. Bawa, kailan mo kailangan dapat gamitin ang seatbelt. So, ito lang guys, mapapayo ko, no? Kailangan nyo basahin mabuti at intindihin mabuti yung mga tanong. Kasi minsan yung mga tanong na mababasa nyo o makikita ninyo ay medyo confusing, no? So, kailangan talaga basahin yung mabuti. At dahil ito ay wala namang time limit, hindi nyo na may time kayo para mag-isip, no? At for sure, pag ginawa nyo yan, talagang mapapasa nyo. So, dyan, ano ba, kailangan, sa unang tanong, kailan mo kailangan dapat gamitin ang seatbelt? So, syempre, ano ba sagot natin dyan? Kung magmamaneho sa malalaking pampublikong daan ba? Kung nagmamaneho ng 10 kph pataas? O say, bago umabante? O, syempre, bago umabante, no? Ayan, so, yan yung ating piliin. Tapos, sumunod, anong kulay ng ilaw ang maaari idagdag sa harap ng sasakyan? Kahit anong kulay ay maaari ba? B, pula. Or C, puti o dilawang puti. Siyempre, sa letter C tayo, no? Ito yung LTO standard, no? Yan. Hanggang sa matapos natin, no? Hanggang 25 questions. Yan. So, ganyan, makikita nyo, no? Yung katanungan dyan. Alam na alam nyo ng mga nagmumotorsiklo. Pwede nyo research sa Google kung gusto ninyo. Total, nasa bahay naman kayo nag-i-exam, no? Na malaking bagay din yan. Pero, ayun, magaling yung sinasabi ko, guys, no? Mas maganda kung sagutan nyo mismo, no? Batay sa kaalaman ninyo. Kasi, yan din mismo yung tutulong para magkaroon kayo ng knowledge sa daan. So, kasi maraming mga, may mga lisensya, hindi naman, wala naman masyadong knowledge sa daan, lalo na sa mga signage, no, road sign, no, kaya minsan mapapansin natin dumadami yung mga aksidente tapos yung road rage, no, kasi uso sa bansa natin yung mga palakad ano eh, palakad style eh, no. So yun ang magiging consequence, no, nung wala tayong masyadong alam sa daan. Pero dito sa mga exam na to, maganda matutunan natin at magkaroon tayo ng mga idea, no? Para sa safety na rin natin, no? So, ayun, tuloy natin, guys, no? So, pag nasagutan nyo na yan, guys, yan. Siyempre, saddle bag, no? Yung nasa gilid ng motor. Yan, makikita nyo na yung result kagad ng inyong in-exam. So, dito sa in-exam na ginawa natin, no? Mayroong 92% yung ating nasagot na tama, no? Tapos, pwede nyo na siyang i-print, no, yung certificate niya na kayo ay nakapasa sa CDE exam ng LTO. So, after neto, pwede nyo nang dalhin yung, o pwede na kayo pumunta mismo sa licensing office ng LTO. Any branch po, no, na malapit sa inyo. Kami pumunta dito malapit sa amin dahil malapit kami sa Circuit Makati. So, doon na kami pumunta. Mas convenient. At, siyempre, yun nga, mas malapit. So, yung susunod na video, guys, makikita nyo iba pang proseso na gagawin natin, no? Pagkatapos natin dito sa CEDE online next. So, panoorin nyo, guys. Baby.
license. So, okay na guys. May bago na tayong driver's license. At pwede na po akong magpakita ng aking valid ID. Sana susunod, pwede na akong mag-drive. So, ayun guys. Sana na-enjoy niyo yung ating video ngayon. Ang aking pag-renew ng license. At kaya sa susunod, kita-kita ulit tayo sa susunod na Hello Vlog! So, don't forget to like, share, subscribe, comment, and we will see you in our next Hello Vlog! Bye guys!